Olga. Ay, kung si Olga. Wala naman akong COVID. Ay, binigyan pa ako ng certificate. Eh, para sa inyo. Oh. Baka daw to recto. Hindi po yan recto. Dagdagan ng 10 saka. Gawin natin 60. Oh, ayan, ha. Para makatulong. Ay, thank you, ha. Oy, sarap. Thank you, sir. Grips. Thank you. Oh, gawin mo 60 ka ba? 60 saka. Nagigising ko lang at tinikira daw ako ni Arnold Clavio, yun daw. Anong nangyayari daw? Wala daw tayo pinibigay. 700, ilang tons na tayo? 750 tons. Arnold, alam mo ba ibig sabihin ng 750 tons? Yung buong bayan mo, pwede kong tabunan ng bigas sa dami ng bigas na pinamigay ko. Ha? Buong bayan mo, yung kung saan kung bayan ka, halimbawa, sabi mo, isang bayan, kung taga Quezon province ka, o yung bayan mo sa Quezon, baka natabunan na ng bigas. Alam mo ba yung last week, kung nakakailan na ako, 26,000 sakong bigas na yung ipinamimigay ko mula sa sarili kong bulsa. Ha? At siguro yung mga 6 na tonelada ng gatas, ano yung pamigay ko mula sa sarili kong bulsa. Kaya kayo mga broadcaster, bago sana kayong kumaknak, mag-aral kayo mabuti, may pa-imbestiga ka pang nalalaman sa NBA. Dapat yung mukha mo, pa-imbestigahan mo, ang laki ng mata mo. Diba? Laki ng mata mo, hindi bagay sa ulo mo. Ah, pero yung pagod na ako, yan pambapapalitaan ko ting umaga. Dapat di ko na kayo pinapansin eh. Kasi mga kababayan, no, ganito yan kapag nakinig kayo ng news. If you don't hear the news, you are uninformed. But if you do read the news, especially dyan sa mga ganyang klaseng broadcaster, you are misinformed. Yan. So wag na kayong makikinig ng mainstream media. YouTube na lang tayo. At least eto, makatotohanan. Di ba? Pagigising ko lang, hindi ko alam kung anong klaseng balita yung pinaglalabas. Eh ngayon, anong nakita ko yung balita? Si Arnold Club, si Arn, may pa-imbestiga pang nalalaman, pati ang National Bureau of Investigation ay idinadamay pa sa kanilang kalokohan. Napakalalaki yung mainstream media kayo. Magbalita kayo ng tama, hindi po. Yan na yung pinagkikitaan nyo sa bagay. Trabaho nyo nga pala yan, manira ng kapwa, para kayo kumita. Kaso, ititignan mo yung iba balita mo. Manalamin ka muna, Arnold. Ha, manalamin ka. Nagawa mo? Kasi sinisira niyo yung karakter ng isang tao by publicity. Ngayon, eto, sisirain kita. Manalamin ka, yung ulo mo, malaki, hindi bagay sa mata mo. Nagets mo? Pagigising ko lang eh. Puyat na ako, pagod pa ako. Halos buhay ko, binubuhos ko para makatulong tayo ngayong pandemic. Eto, tanong ko, ikaw, Arnold Clavio, anong tinulong mo ngayong pandemic? Tanongin kita. Eto. Live, may mga tao. May naitulong ba to si Arnold Arn para sa ikabubuti ng ating bayan? Wala, di ba? Oh, nakita mo to mga volunteers na to. Ah, ito mga walang sweldo sa gobyerno, taya buhay. Naalala nyo ba sila? Oh, wala. Sabi ko nga mga kababayan, if you will listen to them, you are misinformed. But if you don't listen to them, you are uninformed. So better go to social media and watch it by yourself. Di ba? O, ngayon, pagtutuunan kita ng pansin. Bakit ako? Kagigising ko lang. Alam mo ba, Arn, kung anong oras ako natulog? Alas 5 ng madaling araw. Bakit? May bisita ako, isang taga-Taytay Rizal at isang taga-Sampaloc na humihingi ng tulong. At tutulungan natin. Ha? Kayo, anong pinaggagawa nyo? Magbalita ng fake news. Di ba? Puta, itatrial nyo ako by publicity. O, ngayon kayo magtrial. Eto, may mga tao dito. O, ayan o. Ayan. Ayan. Yan mga maliliit na ating mga kasamahan na nandun sa talampakan ng lipunan. Naalala nyo ba sila ngayon may COVID? Wala. Bakit? Tago kayo eh. Takot kayong gumastos. Mga style nyo, bulok. Oh, meron pang isa, babae, yung kasama ni Arn. Oh, alam mo, untog nyo na lang yung ulo nyo sa sarili nyo dyan sa pader para magising kayo paminsan-minsan. Nang minsan-minsan sa buhay nyo, gumawa kayo ng tama. Kayo ahamunin ko. Sana gumawa kayo, tumulong kayo bago matapos tong COVID. At titingnan natin kung may gagawin kayo. Pag wala kayong ginawa pagkatapos ng COVID, demandahan tayo. Nauna kayo, inignate nyo ako eh. Ha? Pupulbusin ko kayo. Kahit mag-ubos ako ng daan-daang milyon, may pa-demanda ko lang kayo. Tingnan ko lang. Ngayon,
ito, reaction ko na lang to sa mga pinagsasabi niyong kasinungalingan. Kamukulo-dugo ko sa inyo. Pero, tama na yung 5 minuto ko sa inyo. Marami pa akong bibigyan eh, ha? O, alam niyo na mga kababayan, i-bash niyo na yan. Punta na sinabi ko i-bash, nagpusuhan lahat. Hi. Ito nga. Akala nyo, media nyo, wala na nga yata nanonood sa media nyo, sa programa nyo yata, wala na yata nanonood eh. Kumain na ba kayo? Opo. Kumain na raw sila. Ako hindi pa, buti pa kayo kumain eh. Alang ya. Daan-daan, toneladang bigas. 750 tons na. Tapos ako, ang bigas ko, galing dyan sa sari-sari store, yung kanin na luto, 5 piso isa. Hindi na kakakain. Oo, paano ka pa makakakain eh? Ni Doc Beth Marian Shelby. Si ano nga, pastos talaga to. Bigyan mo mamaya. Pagdating, unahin mo yung dapat unahin. Diba? Mga basher, matunaw na kayo. Nakakahiya na kayo. Ganoon nyo. Tunaw na, matunaw na. Nakakahiya. Nakakahiya. Ayan na. Dapat, bago kayo bumatikos, tingnan nyo at pag-aralan nyo mabuti. Nakakahiya kayo. Akala mo, sabi ko nga, matabil din ang bunga nga ako eh. Huwag mong i-ignite eh. Dapat sa'yo ang pala... Dapat sa'yo, Arn-Arn, ang palabas mo ay hindi Arn-Arn. Dapat ay The Muppet Show. Ayan. Dapat ganon. Ay, daig ka pa ng batibot eh. Yung batibot, may substance pa yung kanila sinasabi, pero ikaw walang substance. Tumanda ka ng broadcaster na wala kang pinagkatandaan para kayo si Chicharon. Alam mo, Arn-Arn, magsama-sama man kayo lahat ng broadcaster, hindi kayo mananalo sa akin. Bakit? Puro kayo kasinungalingan. Wala na naniniwala sa inyo. Wala na. Diyan siguro sa studio nyo yan nanonood eh, yung cameraman nyo lang. Sa akin, Dines, sa tabi ko, palibot ko, dami nanonood. Marami! Ayun ba yung truck natin? Hindi atin yan. Pero ganyan din, almost din yung ganyan. Ako? Kita mo, kung dumating pa yun, kawawa ka na naman, Arn-Arn. Baon na baon ka, durug na durug ka, Arn-Arn. Hihintayin ko yung inyong rebuttal, ha? Maghapon, magdamag, mag-aabang ako ng news nyo. Hihintayin ko yung sagot mo rito, ha? Pagtulik sa ano tayo, maganda to eh. Matabil din lang yung bunganga nyo. Ay, di mas matabil ang bunganga ko. Ako, pinakain ako ng nanay ko nung bata ako ng puki ng baboy. Hindi kayo mananalo sa akin. Mamaya, bibirahin pa kita sa KBCTV. Magdamag yun, mamaya, titirahin kita sa KBCTV. Nasa akin yung video clip mo. Kung paano mo ako pinanatan, pati ang mga NBI na nananahimik, itadami mo sa kasinungalingan mo. Diba? Wow. Hindi, ako daw eh, may mayaman challenge daw ako nalalaman. Kina-challenge ko daw yung mga kapitbahay ko, pero ang totoo nun, itinatago ko daw yung donation. Yung mga sinasabi mong higher society hanggang ngayon tulog pang katulad mo. Wala pang tulong na katulad mo. Diba kasi... Sila mahilig sa donasyon? Sila nga eh. Sila yung mahilig sa donasyon. Ako, sarili kong pinagpaguran, sarili kong bulsa ang inuubos ko para matulungan yung mga kababayan nating nasa laylayan at napag-iiwanan ng ayuda ng lipunan. Hindi pa, hindi. Ayaw pa. Akala ko yung truck ko na yung dumating eh. Diba? Nasaan ka na ngayon? Wala. Nakakaawa ka eh. Asan yung truck ng mga antenna narcotic at na ako'y makaakit na?
Maygard. Ah, pumasok na sa Maygard. Oh. Save nyo to. Yung mga YouTuber dyan, i-save nyo na ho ito at mawawala na naman ito. Dito kasi sa video nito, makikita nyo kung paano tayo binalatuba ni Arn. Di ba? Dapat na-save to eh. Mawawala to.